You know, good day, everybody. Take you to the backyard. Today, we'll speak about 50 Cent, how me and Jahan pitched a business plan to 50 Cent. Very long story. So, papasukin niyo yung mga tao para mapakinggan nila ang story nito mula sa umpisa. Kukunin ko lang ang aking tsaa. Stay right there. Get over there, you ate already. What happened? Madami tayong strain ngayon. Candy flip. Oh, nasaan yung isa? Laglag. May isa pang orange yan. Lemon sponge. Lemon sponge cake. Ito, graba. Pambalo to. Gelato kushmints. Candy flip. Malalakas na indica to. Baka makakatulog ako. Ito na lang tayo sa sativa. Paigaw. Masarap din. Pero tikman natin itong lemon sponge cake. Amoy cake talaga. Amoy cake talaga. Hold natin to. Pwede naman pipe load or joint na lang. Pasok. Good morning, Marvin Gaming. What's popping, DKS? May sindi na ba ang lahat? Tuloy-tuloy lang, mga Pinoy. Oh, Locos Paquita. Nakakaintindi ba ng Tagalog ang aso? Hoy, parito ka! Hoy, Kachi! Kachi! Ano ka Tagalog? Oh, buhay yun. Pwede mo yung pagkain doon. Okay. Natin kami mga tao. Knock, knock! Long time! Knock! Long time, knock! Ay, wala si knock. Ayan, bumaba na. Saan nyo ba gustong umpisahan ang story ko kay 50 Cent? Ewan ko kung tandaan nyo noon, ang iba parang far-fetched sa mga tao. Yan mga ganyan lakaran nung panahon. Imagine nyo, 2009, 2008 pa yan. Si 50 Cent, inahabol ko. Ano ako, crazy? Sobrang taas naman ang pangarap mo, Mike. Bakit si 50 Cent? Paano mo nagawa yun? Paano mo na naabutan si 50 Cent ng business plan?
paano ka naging idol ni 50 Cent? Ako, naging idol ni 50 Cent. Tangin na, bahadya na nga akong kakilala noon eh. At least kahit pa paano nakaraan tayo sa kanyang buhay. Kahit 2 minuto lang. Which is yun lang talaga naging space ko. 2 minutes lang kung nakausap si 50 Cent. Ganong kahirap siya matimingan. Ganun pa man, nakakita na ba kayong Pilipino na nakasama ni 50 Cent? May nakita na ba kayong Pilipinong katabi ni 50 Cent? O may picture kasama si 50 Cent? Kung meron na, pakisend naman sa akin. Video, picture, kung ano man. Kung meron pa kayong Pilipino na nakita ang kasama ang isang 50 Cent. Sana ma-meet mo din si M. I done it already, brother. I already met M. I'll tell you that story too, how I met Eminem in YouTube. I met Eminem and I got proof I met Eminem and spoke to Eminem. So I'm going to interview the guy that was there when I met Eminem. This is before Eminem was super mainstream famous, but he was about to be mainstream famous. Being famous. But I could tell you how we ended up meeting 50 Cent after I wrote this. I'll tell the story once I smoke. Si M Boy, yung nasa kita. Alessandra De Rossi. Dati, crush ko yun si Alessandra De Rossi. Dinala ako ni Alessandra De Rossi sa Showtime isang beses. At sa kanta kong Better Days, kumanta rin siya. Hindi nyo lang alam, nasa adlib. Lala, you're gonna hear her voice in my Better Days song, Alessandra De Rossi. I used to crush on her. Meeting with Suge Knight, that's a bigger story. That's another story. Not only meeting, I recorded. Nakapag-record ako siyam na kanta kay Suge Knight. So, ba yun? At nakausap ko siya sa Instagram mga last month. Maganda ba ang kinalabasan? Hindi yata, pero pasok din. Pwede naman. Hindi ba kami butas dito sa kabila? Pero ang gagawin ko dyan para pasok ang lahat is bailout na ba? Hindi na yata, men. Baka habang buhay na ako lumingin ko kung nakapatay. Iniipit ng sakyan eh. Yeah. Pwede na, short joint. Pangit yung pagkakaroon ng konti, kumbaga, passing, barely passing, 75. Ubusan. May butas pa.
Tamis. Pero don laso. What up, Nasty? Come up, B, if you want. We'll talk about how I met 50 Cent and how I pitched him a movie deal, me and Jahan. Just gonna light this before I start the story. There's a story about a guy named 50. He met a person by the name of Swifty. Where's my other lighter? Oh, this work. I got stories about shrooms, but I'm gonna tell you a story about 50. It's about 50 Cent story. Yep. I'm in California right now, Zion Angel. Nasa California po ako ngayon. Pero linilibot ko po yung Amerika. Linilibot ko sa Italy. Pupunta rin po ako sa Italy sa June. Mimit ko pa si Mike Tyson sa LA. Madami pa po. Marami pang parating. Anong nangyari pagkatapos nyo mag-take ng picture? Ang tanong dyan, anong nangyari? Paano ko naabot siya para makakapagkuha ng picture at makapag-pitch sa kanya ng business plan? Madali na yung part na yun. Yung mahirap doon, ilang taon ko ang inintay, ilang taon ang inintay ko para magka-oportunidad na mabigay ko sa kanya yung DVD na business plan. 2 taon. This? Cal 89, I'm smoking, what is this, lemon sponge cake. I got candy flip here. I got gelato kush mints, but they look like indica, and I got a full day today, so. And I'm gonna be all tired, or look tired. Kamusta ako yan, Mike? Hawaii! Kamusta ang Hawaii, Patrick? Patrick! Patrick! Pag pumunta ba ako ng Hawaii, meron ba ako mapapastuhan dyan? Marami, kuya. Ano, syempre? Baka sabi mo lang yan, ha? Lagi sinasabi sa akin yun ng tao, tapos pagdating ko na dun sa kanila, ano na ako, solo flight na ako, parang ako nang bahala sa sarili ko. Kuya Mike, eto ako, totoong tao ako kausap. Kahit anong mangyari, tutulong ako. Kahit sa sahig ako matulog. Kahit sa kumot lang sa sahig, nako, walang problema. Sanay na sanay ako matulog. Kaya tayo matulog, Kuya Mike. Walang problema, di ba? Boy Scout tayo. Boy Scout tayo, tsaka may dala akong duyan nga, di ba? Sa Hawaii naman, di na ulit. Kuya Mike, lagi ako may dalang duyan. Oo. Kaya parang nare-relax ako. Sabi, nakasindi ka na, Kuya? Kalahati na. Oo, sa etub. Saan ka nakuha ng etub? Saan ka nakuha ng ebot dyan? Sa ano lang din, sa mga bilihan lang din ng mga pipe. Ah, meron din. Oo, marami rin. Ikaw ba may, kilala mo ba si 50 Cent? Oo, Kuya Mike. Alam mo ba na nakakilala ko na yon? Oo nga, nakita ko nga yung picture nyo, Kuya Mike, eh. Okay, kinekwento ko sa kanila kung paano ko siya nakilala o paano nag-umpisa. Ah, so, uumpisa habang nadyan ka, ikaw ang aking kekwentuhan. Uumpisahan ko yan yung ano. Sige, umupo ka lang sa isang lugar para hindi ka magalaw. Maingay dun, Kuya Mike, lumipat ako, eh. O, doon ka sa tahimik. Okay.
Ano ang parte ng Hawaii ikaw? Sa Honolulu ko ya, sa pinaka ano, pinaka city. Mamaya ako na kayo papasmokin sa mga bahay-bahay ninyo. Nakalimutan ko kayong shotgunin. Okay, Mike. Dito na ako. Paano mo sila nakakilala, kuya? Okay, back to the story. Paano nga pa ito nag-umpisa? Ah! Alam ko na. Unang bagsak ni Puting Kalabaw. Unang beses kong isinama si Jayhan. Ito, parang nahihiya akong... Oh, yeah. Para nahihiya akong ikwento yung tunay na istorya, pero tatapangan ko na kasi iisa lang naman ang buhay. Pero maalam. Kuya Mike, the truth shall make you free, diba? Sabi nga nila. Yes, so I'm gonna tell the truth. It's gonna hurt a little, it's gonna hurt. Okay. It's gonna hurt a little, it's gonna hurt a little. Okay, yeah. But I'm gonna tell the truth. Me and Jayhan went to, unang beses kong dinala si Puting Kalabaw sa Pilipinas. Yeah. Nakalimutan ko kung 2000, kung anong exact na taon yun, 2008 ba yun? Parang 2008 o 2007. Basta isa sa taon yun, nakalimutan ko na, tagal na eh. Ah, pagbagsak ni Jayhan sa Pilipinas ng unang beses, tumira agad kami sa, saan niya kami unang nakatira? Ay, una muna pala kami, isang buwan kami sa mga hotel kami na napuesto. Nagbabayad kami araw-araw, tangina. Nagdala kami ni Jayhan ng pera para sa pelikula eh. Nakapagdala kami ni Jayhan ng pera para sa pelikula. Pabalik sa Pilipinas. Ngayon, ay puta, nalito-lito na ako sa taon. Basta yung taon na bumalik kami ni Jayhan pala sa Pilipinas, si 50 Cent magkaka-concert. Kumbaga, unang linggo pa lang namin ni Jayhan sa Pilipinas, si 50 Cent magkaka-concert sa Pilipinas. Nakalimutan ko na ang pangalan ng mga promoters, Fearless, hindi, kapartner ang Fearless with some other brand or some shit like that, I forget, but they bring in 50 Cent, so nasa commercial na siya, ha? Nasa, napapanood mo na siya sa commercial sa billboard, napapakinig mo na sa radyo, may mga meetings na kung sino yung mga mag-o-opening, so kami ni Jayhan, kaya naman kami nakapasok dahil unang dating namin galing sa New York, nakasama agad namin is si Alex Crisano. Si Alex Crisano, tanda mo ba si Alex Crisano? Basketball player na makulit nagka-scandal kay Ethel Buba. Laging na-aresto, laging nasa presinto. Magaling na PBA player, pero parang Rodman. Parang si Rodman kalawan niya. Oo, ngayon si Alex Crisano, ano ko yan eh. Kaibigan ko yan matagal na kasi taga New York din yan. Isang napakabait na tao pero napakakulit at saka hindi mo maintindihan, ma-intimidate ka, parang malaking wrestler. Alam mo yun, parang malaking bata na mahirap. Tatuan yun, talaga parang pinakauna yung ano, ganun, sa Pilipinas. Oo. So si Jayhan, si Alex Crisano, bago pa tumira sa amin, 2 weeks pa lang yata kami sa Pilipinas, si Jayhan 2 weeks pa lang. Na, siyempre, fast lane, gabi, nightlife, gabi-gabi, saan, yung mga bigat, mabibigating tao, ang mga napasukan namin, ano. You know, but my whole world with Alex is like, he's my friend, but mundo niya, sobrang mabilis, sobrang magaslaw. Ako, si Jayhan, parang halos ganun din. Si Puting Kalabaw, pero alam mo yun, dalawang malaking mama na napakakulit. Ako makulit din, pero pagkasama ko yung dalawang yan, ako ang nagiging parang ano, magulang ba? Ewan ko, ako ang konsyensya. Baka parang ikay tigas sabay, kuya.
Oo, pero gusto ko rin magwala. Pero pag kami tatlo na, baka kung ano na mangyari. So, baka maloko-loko na, no? Loko-loko na magaganap. Ngayon, nung ba, ano pa ako, anong tawag dito? Nung time na yon, ayaw ko na sabihin kung anong club kami pumasok. Pero isa sa pinakamalaking club sa Pilipinas ng panahon yon. Pasok ako sa VIP. Sa parang private na kwarto noon. Tapos sa kwarto noon, may mga nakalatag na bagay na sasabihin mong magagalit kayo sa weed. Huwag kayo magalit sa weed. Magalit kayo dito sa kung anong mga nakalatag na sa lamesa. Hindi sa shabu. Pero, past life na to. Putang ina. Ganun pa man, nadoon ang mga promoters ng yung ibang promoters na ibang lahi na magdadala kay 50 Cent sa kwartong yun din. So kami ni Puting Kalabaw, hindi naman bago sa amin ang gantong senaryo. Hindi naman kami yung taong ano, kumbaga, sige, rock and roll, bata pa kami noon. Biro mo, ilang taon yun, 2008, ano na ngayon, 22? Ilang taon yun, 14 years ago. So imagine mo kung gaano kapilyo pa kami noon 14 years ago. So dahil nakipagsabayan din si Pablo Escobar. So dahil nakipagsabayan din si Camille Calabao, dahil man, para lang kumbaga putang ina, chance natin maka-open kay 50 Cent ito na mga yan, baka ito yung tamang pakikisamang ganto ang daan. Didi Hey! So ngayon, naging opening a kami ni dahil nakilala namin direkta yung magdadala kay 50 Cent, nabigyan namin ng DVDs namin. Sabi namin, taga New York kami. Sabi niya, perfect! You open up for 50 Cent! Jayhan, Mike Swift and Jayhan open up for 50 Cent. Bingo! Sobrang happy kami ni Jayhan dahil kakarating ko lang sa Pilipinas, ito opening na agad kaming dalawa kay 50 Cent. Tamang landas agad yung ginagawa namin na tangina, tingnan mo naman. Okay? Dati ang binibenta pa lang namin is Conectado DVDs at saka Get Jay-Z For Me Before Christmas na DVDs. Binibenta pa namin, linalakaw namin yung panahon yun. At gumagawa pa kami ng marami. So, anong nangyari is opening kami, dumating ang panahon na kailan yung date? I think in a month they're coming or some shit. Okay, we got time to prepare. Inisip ko, habang nagpe-prepare kami sa opening act ni, maging opening act ni 50 Cent, sabi ko, you know what? I witnessed Nimbus 9, 7 Shots of Wisdom. I witnessed, who else was the opening act for Ja Rule? Opening act ni Ja Rule, sila nung panahon na yon na ako hindi kakarating sa ako nga ito i-connect. Oh yeah, napanood ko noon ng mga artist mag-opening act sa malalaking artist. Nagtataka ako bakit pag ang mga Pilipinong artist ang mag-opening act para sa mga kano, ang offer ay ano lang, libreng pagkain. Hindi man lang makilala ng opening act yung sikat na bisitang kano. Magkano ang bayad sa bisitang kano? Bah, mga $150,000 pataas. Anong bayad niyan sa mga OPM rap artist ng Pilipinas? Ah, free exposure! Free exposure lang ang bayad. Tangina, tsaka tanginang pagkain, cheeseburger yan, wala pang keso. Anong klase trato yan sa opening act ng mga ng Pilipinas? Tapos nasaan ang mga yon? Hindi man lang makilala si Ja Rule dahil pagkatapos mag-perform sa Araneta Coliseum, doon kayo uupo sa taas, sa malayo. Doon, ganun ang trato nila sa opening rap artist ng Pilipinas. So sabi ko, putang ina, opening a kami ni 50 Cent. Pero ayaw kong mangyayari na tatratuhin kami na
kagaya nung nakita ko nung panahon, trato sa mga opening acts na hindi man lang makilala yung mga sikat, hindi man lang makahalo yung ganun. So, doon ko binuo yung G-Unit Asia Business Plan. Dahil may isang buwan pa yata akong iniintay bago siya dumating, o dalawang linggo, o some shit like that. Basta parating na si 50 Cent, ina-announce na sa billboard, sa radyo, na ako naman, nagpa-meeting pa nga lahat ng MCs. Eh, nakita ko doon, sina Mad Killa, sina... Ang daming, madaming artist na nagpunta doon sa meeting na yun, sa isang hotel, para maging promotions for 50 Cent. So, I forget who they are, but you could go ask around. This shit is a fact. This shit happened. Tapos, ang nangyari is, hindi na nga siya dumating. May interview pa kami sa ano, sa... saan nga yung station na yun? Kay Rico Robles. 106? Eh! Kay Rico Robles na show. Nakalimutan ko na. So, oh, Monster RX. In-interview pa kami doon. Oh, opening for 50 Cent. Blah, blah, blah. Ganyan, 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 ganyan. Tapos, biglang ano. Ang nangyari, hindi natuloy si 50 Cent. Ay, bago pa noon, maghanda pala tayo. Oh. Maghanda tayo kay 50 Cent para makausap natin, kasi hindi tayo makakausap niyan. Kailangan ako gumawa ng paraan na makausap ang isang 50 Cent, kasi napakahirap makausap ng isang 50 Cent. Kahit gaano katagal ka tumira sa New York habang buhay, hindi mo basta-basta makikita o makakausap yan. Parang si Jay-Z, si Eminem, nakakausap ko na, pero hindi pa siya sikat. Pero siya din ngayon, sa panahon ngayon, nasikat na. Kumbaga lahat ng sikat sa Pilipinas nakilala ko na, pero yung mga ganung klase sa Amerika, ewan, parang imposible. So sa Pilipinas, sabi ko, kailangan ako makausap si 50 Cent kasi meron akong mga ideas para sa fabric sa damit, para sa G-Unit na tindahan, para sa reality TV show, para sa pelikulang ginagawa namin to the billboard, para sa locations for films, kasi alam ko magkaka-move bago pa ito malaman ng lahat, bago pa ito na-announce na si 50 Cent is gonna get into the movie industry. I already know he had Cheetah Films. Why? Because I research, because I'm a stalker when I want something. I research, I do my, you know, papaano. So I was like, Cheetah Films, da, 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 da. Long story short, nag-prepare ako ng isang mixtape. Ang pamagat, Business Plan. Anim na kanta, rinecord ko kay Sly Kane, ang nag-produce si Sly Kane. Tapos sabi ko, at least kung hindi ko ma-meet si 50 Cent, ibibigay ko na lang yung kopya sa kanya, yung CD. Para pag umuwi siya at umalis, mapapakinig niya yung plano. So pakinggan nyo, pwede nyo naman i-research ito sa YouTube. G-Unit Asia Business Plan. Pakinggan nyo yung mga lyrics ko doon, kung ano mga hinihingi ko kay 50 Cent sa mga kantang yon, o anong mensahe ang aking inaabot, pinapaabot. Ah, so ngayon, sa panahong yon, meron kaming kaibigan na si Type O. Si Type O. Down na down sa Tuesday Troop. Kumbaga, dati ang mga storya kay Type O is siya ay, kumbaga, bata pa, nakapatay na. Mga storya kay Type O, nakain ng daga na galing sa lansangan kasi homeless na kung saan saan, hanggang naging parking boy ng QC. Hanggang sa, iba't iba na yung tattoo ni Type O. Makikita nyo rin, research nyo, Type O, Konektado, YouTube. Iba't iba ang tattoo ni Type O. Iba't iba na yung tattoo niyan. Kumbaga, sabi ko, hindi ko hiniling na mag-tattoo si Type O ng G-Unit sa kanyang katawan, G-Unit Asia, ganyan. Nagpa-tattoo na lang siya para sign ng suporta, dahil, shit, walang-wala na nga kami dito sa Pilipinas. Eh, isang kwentas lang ni 50 Cent at isang earring, $1 million, kayang-kayang bit-bitin ang buong eksena niyan kahit dalawang henerasyon. So,
Long story, one of the presentation was a mixtape, a person, and a few people with G-Unit Asia to the Billboard, We Bleed for This Tattoo, na hindi ko request sa kanila na kung saan nilang sinabing makikipag ano ako para sa tsansa. Dalawa, tarpaulin ako kasing laki ng billboard, nagpagawa ako, ginastusan to. Sige, para pakita nyo yan, para paglaba, just in case, para lang makausap. Para lang makausap, hindi para makatanggap, para makausap, para makapagbigay ng pitch proposal. Yung kausap na matagalan, hindi yung usap na, yun nga, pa-picture nga, pa-picture, yung ganung eksena. Ngayon, anong tawag dito? Nasaan na ba ako? Tarpaulin, CD, tattoo. Yon, tatlong yon. Hahanda ko para pagdating ni 50 Cent, pag open up namin sa Araneta Coliseum, ipapakita at ibibigay namin yon para siya ay humanga. Ba, meron pala kayong samahan dito ng ganun. Parang yun yung gusto kong iparating. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong makapag-pitch propose. Gusto kong ma-earn yung right kung makausap siya. Alam nyo anong nangyari? Nung si 50 Cent ay palapit na yung organizer at yung kapartner nila sa Pilipinas, hindi na nagkaintindihan. Hindi sila nagkaintindihan, unti-unti nang hindi na nangyari, hanggang sa nabalitaan ko na lang na may tatlong broken ribs yung organizer, nasa ospital na, connected niya yata sa pag hindi dating ni 50 Cent doon sa Pilipinas. Parang bullshit na kausap, hindi natuloy. So yung pinaghandaan namin, natengga lamang. Yung pinaghandaan namin, parang putang ina lahat. Parang nadismaya ang karamihan, pero hindi ako. Ang sabi ko, huwag kayong mag-alala. Si 50 Cent ay hindi dumating, kung ano man yung dahilan, bakit hindi siya dumating, hindi natin alam. At least tayo, naghanda. Ang ginawa ko is, inintay ko ang panahon, ginawan ko ng videos, yung mga bawat kanta ng G-Unit Asia Business Plan. Why work? Research it in YouTube. WHY space. WORK question mark G-Unit Asia Business Plan. Why work? Why work when you can rap, act, do shows, and do all of that? Okay? So, ang ginawa ko is bawat kanta ng G-Unit Asia mixtape na business plan ang pamagat, ginawan ko ng music video, mga kaibigan. Yung nabugbog na promoter na sinasabi ko sa inyo, yung nabugbog na promoter, siya ay nasa kantang They Sold Us a Dream. Once again guys, kung marunong kayo mag-type at ang keyboard nyo malinaw ang mga letra, Sold Us a Dream, S-O-L-D space U-S space A space D-R-E-A-M, Sold Us a Dream, G-Unit Asia Business Plan. Listen to the story, it's a true story about this day, okay? Ang verse ko eh, I gotta hear this song. They sold us a dream. So, sa halip na, sabi ko sa mga tropa, huwag kayong madismaya. Gagawan ko na lang ng mga videos yung bawat kanta. Ginawan ko siya ng videos. Oo, pinagtatawanan ako ng marami noon. Akala nila gusto ko maging G-Unit na parang si Lloyd Banks, parang si Tony Yeo. Akala nila as a rapper. Hindi, ang aking pitch doon dati is for a film, for fabrics, for clothing, for location, for film, for reality TV, for a G-Unit Asia store in the Philippines, for porn. We had a thing called Pornhub, which Jayhan took care of. Si Lloyd Banks may DVD na Groupie Love,
na medyo triple X porno. Kumbaga, nagso, parang kumita siya ng madami pero hindi niya tinuloy, hindi nagporsige. Nagalit si 50 Cent kay Lloyd Banks. Bakit daw hindi niya tinuloy yon? Kasi yun na daw yung angle na para siya ay, kumbaga, as a business person, yumaman ng todo. So sa akin, kung hindi susumantalahan ni Lloyd Banks yan, kami na naputing kalabaw. Yun yung angulo namin doon, alright? So anyway, that was the business plan. And he didn't come, so I said, you know what, I'm gonna eventually go back to New York and I'm gonna try. Alam kong imposible, pero susubukan ko. Bakit? Dahil may mga nagpatattoo na eh. Kakahiya naman sa inyo, kahit hindi ko sinabi na magpatattoo kayo, ginawa nyo yan. Sige, laban para sa inyo, para sa atin. Ang ginawa ko is, maybe a year later, year and a half later, I put the DVD business plan together. Yun yung hawak ni Jayhan sa kanyang kamay. Papakita ko ha, tayo muna. Isa-isahin natin to. Kita niyo yung hawak ni Jayhan na DVD. Yun ang sinasabi kong inintay kong binuo para dumating ang araw na ang pangako kong maihatid ang ating business plan kay 50 Cent ay makamit. Pinaghirapan ko po yan ng todo, buong buhay ko rin ang binuwis dyan kami ni Puting Kalabaw. Paano namin ay abot sa kanya yung DVD na yan. So that shit is crazy for us to be able to do that shit for my peoples to have a chance to have big time money that they still don't have till this day in the Philippines. So I'm telling you, I'm gonna wait. I know I'm skipping some parts. I'm gonna bring it back, but I'm just telling you that that's the DVD that sinabi ko mula sa umpisa ng istoryang to na binuo namin kay Sly Kane. Salamat kay Sly Kane sa paggawa ng mga beats at pag-record nung project na yon para sa amin. Tanda ko, dala ni Jayhan yung microphone niya, iniwan na niya kay Nakane, yun yung aming ginamit. You know, so kind of like became like an exchange for helping make those beats for us. And they were down with the movement, you know what I'm saying? They were down with the movement. They were down with the movement because we had nothing and there's a chance to be rich. And the way I move, I already recorded with Suge Knight at that time. So I was believable as fuck. So anyway, I go and do this shit and parang puta, pindramis ko to. Hindi ko pindramis sa kanila, pindramis ko sa sarili ko. Maabot ko tong business plan. Ano pa to? Ganun pa man, pwede namang ibenta yung DVD. Pero hindi na rin pwede kasi masagwa. Meron siyang porno. So hindi, kaya na binenta namin yung Get Jay-Z DVD, Still Doing the Right Thing, Freestyles on the Lilo, Connect Other DVDs. They were good, but GU and Asia business plan? That is no good because that shit got porno. Jayhan's project, but you know, it's for adults. It's for 50 Cent to see and his crew and his company. So anyway, naiabot ko siya. So we got back to New York and we said, Jayhan, we gotta pull the impossible. And one day, you know, because I'm stalking, where they gonna be at? Oh shit, okay, they're gonna be over there. May isang Pilipino na Indian na nagtatrabaho sa thisis50.com, si Chris Broadway. Look it up! Research Chris Broadway, thisis50.com, way back in the days. I go speak to this guy. I go speak to this person. I end up finding out where 50 Cent was. I creep up, I roll up on him. He get all shot. His bodyguards was like, yeah, you know, pushing us, me and Jayhan. It's like, yo, come on, man. We came all the way down from the Philippines, man. I came from the Philippines, man. We love you, man. Come on, 50. I got a little business plan for you. He let me through. Jayhan, we speak to him. And we let lucky somebody took the picture for us. Otherwise, hindi kayo maniniwala sa akin. I gave him the DVD. I speak to him for 2 minutes. Nagmamadali. Busy yun, man. Bawat segundo naman ngayon. Tangina, 1 million peso. Pong, pong, pong. Bang, bang, yeah.
So I'm like, I'm already over here past a minute talking to him. Now I go fucking, give him the DVD. I'm not only I gave it to him, binigay ko sa buong staff. Lahat ng staff ni 50 Cent. Tangina, may 10 kaming DVDs na boom, 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 boom. May kasama pa siyang mga folders na malalaki na may mga nakatype na proposal. Dahil, alam niyo kung bakit na, bakit? Dahil, ano nga siya? Proposal nga siya. Yung panahon yun, nakatype siya, nakaprint out. Ginastusan ko pa yon, man. Lagi namin ginagastusan yung mga proposals namin. Boom! Binigay ko sa kanila. Ikekwento ko pa nung tuloy kasi pagkaalis na ni 50 Cent, tuloy pa rin yung istorya. Ang nangyari is, tumawag sa akin ang opisina ng thisis50.com at partners ng G-Unit dahil napanood nila yung DVD at sa loob ng DVD, pinitch ko ang Clay Studios. Clay Studio, CLAYSTUDIO, that's in the Philippines. Nagagawa sila ng mga commercials sa Philippines. Si Direk August, anong apelido ni Direk August? Espino, research. So you know I ain't lying, motherfuckers. Direk August Espino is someone that's in the G-Unit Asia Business Plan, director ng pelikula namin ni Jay Han na hindi natuloy dahil kulang pa ang pera. Mahabang story din yon. Ang nangyari, dahil marunong sila sa animation at saka sa mga 3D at saka sa mga ganong klase, pinagtugma ko, kinontak ako tungkol sa business plan DVD. So alam kong napanood ng G-Unit, pero ang hindi ko alam kung napanood ba siya ni 50 Cent. Yun ang hindi ko alam. Yun ang hanggang ngayon, hindi ko alam kung napanood to ni 50 Cent. Ang alam ko, sa company ni 50 Cent, tumawag sa akin, tapos ang nangyari, yung aking down payment para sa pelikula na iniwan ko sa Clay Studio, ipinagtugma ko sila, Philippine company that I brought dollars to from selling DVDs. Down payment ko sa pelikula sa Clay Studio, tapos sa thisis50.com, tumawag sa akin dahil nakita nila ang DVD, gusto nila yung animation na naganap. Ang ginawa ko is, kinonect ako ang Clay Studio para makatrabaho ang thisis50.com. Yung trabahong ibinibigay ng Clay Studio sa thisis50.com, kinakaltasan na sa binigay kong pampelikula. Tapos libreng tinatanggap ng thisis50.com. Wala silang bayad na binibigay sa mga sa ginawang animation ng this ng Clay na galing sa down payment ko, kinakaltasan na para lang magka-chance akong mas makadikit pa si 50 Cent. So that's what I thought what was gonna happen. But what happened was, ginagamit lang pala kami ng thisis50.com. Dahil yun din ang trabaho nila para kay 50 Cent. So hindi nila pinakita siguro yung DVD kasi maagawan sila ng trabaho. So, alright? So that's what happened. But to me, I did my part. Na naihatid ko na yung pinagtrabahuhan namin doon sa kanya. At alam nyo, meron din akong isang tattoo kung marami. Tapos ito pa, nung pinost ko ang picture, nakasama ko si, nung pinost namin ni Jehan ang picture, na magkasama si, kasama namin si 50 Cent, na binigay namin ang DVD. Sa Pilipinas, ang daming nagpatato ng G-Unit Asia sa kanilang katawan. Hindi ko sinasabi. Nag-post lang ako ng picture na nakaganto kami na binigay namin ng DVD. One week later, wow! Ang daming nagpa-G-Unit patato sa Pilipinas! God damn! Shit! So ako, came time para ipakita sa mga nagpatatos na hindi ko naman re-request, hindi ko hiningi. Nakita nang nakala siguro may deal na, game na. But you know, I fight for it still. So I end up getting my own big G-Unit. The Asia Business Plan story type tattoo.
in my on my body because it was important. It took me years to reach an impossible, and I fought for my brothers and sisters. And that my brothers and sisters, I don't want them to feel like I, you know, parang, you know, I didn't do nothing about it, and they got their tattoos, even though I didn't ask them to get it. And then another thing was, let me tell you something. Type O, you know what ended up happening to Type O? The first person that got, he got shot sa tukhang, natukhang, binaril, natukhang, sa QC. Itong, nung nagkatukhangan, binaril, dahil, you know, fucked up. It's a fucked up world. That's what it is. It's a fucked up world. So y'all gotta find, you know, me, I do obnoxious dreams, the biggest retarded dreams. That's what I do. That's what I chase. I don't chase no regular ass dream. I'm gonna go for Mike Tyson, Snoop Dogg. They laughed at me before and they can laugh at me now. I don't give a motherfuck. But what I'm trying to say is be the day. Keep the doctor away, huh? Unless it's Dr. Dre. I have no idea what's going on with Ukraine, Russia, all of that. I don't watch television. What I see is a beautiful day in nature, natural, and I'm sad for my brother. I'm sad for my brother KB and his family. I'm sad for hip hop. I'm sad for friends. I'm just fucking, it's crazy, man. Over what? Senseless fucking killings, man. All they gotta do is plant food, plant trees and vegetables and fruits and share with everybody. Fucked up world, man. God bless the dead. I made my effort to meet 50 and pitch him the thing, and I still didn't give up till now. Go watch DJ Cash interview. If y'all watch DJ Cash interview, DJ Cash from Atlanta works with 50 Cent to today. He tells him to go on auditions. Hindi pa tapos yung laban na yun. Ganun pa man, I did my thing. Listen to my verses in that. Somebody, let me see who's a guest here. Maybe they can pull up my YouTube. Nobody. Lihet mong galing sa land of Balisong, Lipa City, Batangas, Justi Julio Street, Villa Hospital. Sa aking buhay, walang makakatulad, walang makakagaya, walang makakasulat, walang makakakopya at nakakatuwa dahil dati lagi akong ay mo'y basura. Hindi ko masikmura dahil nung ako'y bata, sa sabungan ako'y nagbenta ng maninilaga. Walang nag-aalaga, sarili kong bahala. Inay ay nasa states, tatay ko ay laging gala. Wala sa akin, di pwede, ako ay nagrebelde. Dinala sa Amerika para buhay umige. Pero panay lakwatsa, ubus laman pitaka. Ang boss ko na pinili ay sarili paka. Sawa magtrabaho. Tapos sakit at pagod, tapos sakit lang ang mapapala mo. Hindi lang kwento-kwento, hindi tuwin invento. Dati taga-benta ng juice, sana magets mo. Wala kundi si Jesus, siya lang ang tanging mismo. Pagpako sa akin sa krus, kahit ako'y napreso. Iyong matutunan, kahit may pagkukulang, I did it my way, wala akong takot subukan. Inyon ang tutukan. Teb Sabihon, Batangueño, Revy Ragot, Kendrick Lamar, Diomis Ginto, he is one of the illest motherfucker today.
And whatever he's coming out with, he's gonna go out swinging. He got something to prove. He's been away for too long. Kendrick Lamar's been away for too long. And you know he's gonna come with that fire because you know what he is? He's like a fucking, he's like a Kobe Bryant or rap. He's like a Michael Jordan. He's like an Eminem mixed with Lupe Fiasco mixed with fucking Eazy-E. You know what I mean? Anong masasabi mo kay Easy Mill? Kanyang kantay ay panalo, uuwi na siya panghapo, ang darotanatutanotato, good luck sa kanyang aho, si Easy Mill darulaho, paru-paruro sa Cebu ay, baka siya ay mapagalitan. I love you, Datu Puti. Kailan bibisita sa Batangas? Ganito. Kailan ako uuwi sa Batangas? Ang tanong, hindi bibisita. Pag uwi ko sa Batangas, ang gusto ko, ako ang inyong bisitahin. Sa lipa. Gusto kong una kong kantahin ang kalendaryo sa aking sariling lupa. Yun ang aking gustong gawin. Unless may magbibigay ng 1 million peso para umuwi ako, para kantahin lang ang kalendaryo. Pero otherwise, doon ako sa aking sariling lupa. Para, ako din ay panalo, uuwi na nga. Paro-paro. Yan, Datu Puti. Who do you think is better, J. Cole or Kendrick? That's a tough one, man. They got different swag and different style and different ways to connect, you know? I think J. Cole is more digestible and Kendrick is more deeper. You know what I'm saying? Like, you got to be really paying attention to these slick-ass poetry that Kendrick Lamar throws out there as opposed to J. Cole. He's a little more straightforward with his, you know, not too much. Like how Kendrick does his poetry is a little, you know what I'm saying? He comes off from a different angles. Kumbaga sa boxing, tang ina. Diba, paano ba? Mahirap. Now, never mind the comparison to boxing. Ang lamig ng kamay. Yeah, he's a lyricist, you know what I mean? But, like, J. Cole probably could connect to the ladies more with his, the way he puts his songs together. Like, he does things more like that. Like, Kendrick is closer to Eminem than J. Cole is. But J. Cole is closer to, like, a, you know what I'm saying, different kind of star or some shit. But they're both fucking elite. J. Cole, mahilig mag-J. Cole. Come on. Timpin ba si 50 Cent tulad ni Bugoy? Come on. Don't ever mention 50 Cent next to Bugoy na Koy-Koy, which I just did. Shouts to Bugoy. That's my boy. He's trying. Bugoy is trying. You know, Bugoy na Koy-Koy, he's trying. One day I'll do a segment and it'll just be all about Bugoy na Koy-Koy, how I feel, his movement. What I think about two joints, who I know there, where he came from, how, about my mixtape with him, why it's Relax and Float, Bugoy na Koy-Koy's best mixtape out of all his collection. Pinaka classic Bugoy na Koy-Koy mixtape, Relax and Float. Tell Bugoy that. Tell him I said it. Lupit pa din ang Put It Down for BK at Feeling Weak. Oh, Revy, if you're an Iron Mike listener, then you already know. That's, you know how kalendaryo took 6 years for people to start getting, Revy? Alam niyo yung kalendaryo, it took people 6 years, 7 years, bago siya pumutok, naging boom. Pakinggan niyo po ang Iron Mike na English album ko. Na hindi lang naman siya na mapansin kasi wala akong kakampi sa Pilipinas. Kaya ako tinayo itong Smoking in the Backyard. Wala akong kailangang maging kakampi dyan sa industriya ng music sa Pilipinas, kundi yung sarili kong mga nakikinig sa kanta ko talaga.
So I don't need them, but that it's deeper than that. I'm not tripping. Like I said, listen, thanks, Revy. Put it down for BK. I'm shooting a music video. That's thanks to Pino G. Oh, JC Young, that's my brother. Tell I'm gonna put JC Young as my next guest here. Actually, can you tell him? Can you take this video and say I want mental sick JC Young, because I think he could be up next. I wish he had guidance. If I make it big and I get mad money and I was to put money into people so they can do their thing, I'll fucking put my money on JC. You know what I'm saying? Tell him that. Grab this video and show JC the mental sick. JC Young, tell him that I said it. Like, I believe in him. Like, if I make it really big, which is that's near too, so don't, you know what I mean? I'm down to help out my young brothers that I met and I know is talented, but more than talented is like kind and got good character. Oh, shit. Where is he? Is he here? Where? He ain't there. Tell him to come up. I'll guest him on my next one. Napaka, yan, gusto ko yung mga katrabaho, hindi lang nagkatigma. Siya nga yung unang nag-link sa akin kay Goodist. Nag-link sa akin si JC Mental kay Goodist. Pero hindi ko, parang beat ni Goodist nung panahon. Sabi niya, ito Kuya Mike, parang katugma mo ng antema, mga to, parang ganun. And then when I listen, parang ganun nga rin, you know what I'm saying? Matt. I'm thankful. May tanong ba kayo tungkol sa ano? Kay 50 Cent na istorya. May butas ba doon na kailangan yung hindi klaro sa inyo? Mm-hmm. Thoughts about Death Row owned by Snoop? I mean, it's great for Snoop because that's where he came from. That would feel so good to own that brand that is so staple sa hip-hop, sa hip-hop history. Death Row is so important that dati ang may-ari, iba? Ngayon, siya na, tsaka si Harry O, yung dating kapartner ni Suge Knight. Sa Death Row. Pero, hindi pa rin siya yung may-ari ng mga kanta. Yung mga kanta sa catalog, kumbaga, it's still white people owned. Yung mga kanta sa catalog ng Death Row. Ang may-ari lang siya sa logo at saka sa pangalan. Pero yung mga dating kanta, oh, Jay-Z don't own that. Masarap, dun tayo sa araw kaya. Ang lamig dito, ito na may araw. Tingnan natin. Dun tayo pa pwesto. Ibang angulo. Ow, ow! Diyan din. Yun, parang naman, sarap siguro dito. You know? Okay, dito tayo. Nagro-roll pa ako ng isa tapos. Liligo na ako. Time to go, do. Boss my ass and work. Basketball ang trip ko siguro. Para pag nakalaban ko si Coach Mabs. Pinagtataguan ako eh. Takot sa mga... takot sa mga step back. Ah.
What about you meeting Suge Knight? Me? That's a long ass story. That's a whole different episode. We still on the 50 Cent story. Pipe load to, malakas to. Ready? Set. Go. Locos Pakita. I think we're all born creative. Some is just more expressive than others. Yung mga tao ka alam mo hindi creative pag tahimik yan. Thoughts on rumors about Snoop Dogg being a U.S. government asset. That's for like all conspiracy theorists maybe to dwell on, or I don't know. That may be too deep of a conversation. I don't know, you know, because you deal with enough people that is on that level, you're bound to meet some wild stories. I'm pretty sure. So I'm not sure. I can't. Ano mga pinag-usapan nyo ni 50 Cent na nag-meet kayo? Wala, nakikinig lang siya sa akin pero mukhang nalilito. Or, okay. Parang ganoon lang siya. Yeah. I'll check it out. Tapos, tumingin siya sa kanyang mga security bouncers. Parang okay na to. Parang okay na to, dalawang to. Sino to, weirdo? Isang matabang Turkish, isang maliit na Pilipino. What the fuck? What is that? G-Unit Asia? Siguro, pagkatapos niya, binigay niya na lang. Hindi na pinanood. Kasi, next day, lilipad na siya sa France. May tour. Next day, lilipad na siya sa tour. Pupunta siya sa France. May mga dates yun. You can research all those dates, man. So dope that I did that shit though. Have you seen 50's Power series? Nope, not yet, but I hope, I can't wait to get it started. Like the BMF, the BMF one. I seen Power a few. No. Which one was that? I forget which is his show, but I haven't seen. I haven't been on TV. I haven't been on Netflix too much, even though I seen a little bit of Kanye's documentary. I've been on my own journey, my own path. Like I haven't been tapped in to television or, you know, to other people's worlds, I guess. I mean, not necessarily, you know, for me, international artists like Jay-Z, Snoop Dogg, 50, Eminem, you know, the top dogs, Busta Rhymes, you know, it's impossible, but whatever. It's not going to stop me from rapping, right? My shit is doubling by the day. Look at my Spotify. That shit is on 205,000 today, monthly listeners. 200,000 lang yung goal ko sa pagkatapos ng 2022. Sobrang ahead na ako. Sobrang thankful na ako. Ang hinahabol ko dito is matapos ang eleksyon, may paglaban ng cannabis, maging legal sa Pilipinas, matutong magpalago ng marijuana plants dito sa Amerika. Para pag-uwi ko, pag-legal na, makapagtanim ako sa sarili kong lupa. Sa araw na ito, uumpisahan ang magtayo ng, saka na lang, secret muna, binibigay ko na lahat. Meron ba kayong NFT? Meron kayong, gusto nyo yung silipin ang aking website? Hindi pa siya nakapublic, pero sa Smoking in the Backyard, at least meron kayong exclusive na mapupulot dito. www.metahoops.io
Medcan Party List, please go research and support that. Watch the new film that they put out, Luntiang Luning or something like that. I'll do a whole segment about that actually. Sino kung mga kilala mong rapper sa Batangas? Nako, sobrang dami. Manood ka ng Sunugan Kalye, Batangas. Lahat ng mga yon. Pag na-legal na yan, masaya ang lahat. Hindi lang masaya, mas yayaman pa ang Pilipinas. Sana Sir Mike, but hoping po na maligal ang cannabis, sobrang makakarulong ito sa bansa. Makakatulong yan. Experience in Paramount Studios was fucking, that shit was crazy. That shit added a lot of bulk to my muscle, man. Like after that, I've done two mixtapes when I stepped there, Fire and Wind and Pinoy's Finest Mixtape Volume 1. So when I was in Paramount Studios, those were my only kind of heavy experiences. I'm still new at writing rhymes, if you think about it. Not like today. I walk up, if I have a chance to go with any artist, from Dr. Dre to fucking Bruno Mars or whoever the hell want to take me in the studio, I could confidently bang out a classic. I could confidently put out an album just like I did in 2 days. I said that in my rhymes. Check out my new car. Check out my new place. Watch all my podcasts. Enjoy how my food tastes. Wondering why you hate slap you both your two-faced. Here's a new album I wrote in just 2 days. Battling with Tupac's, channeling with Lupe's. Staring at my you watch. The slow-mo who shot your video promo got so hot. Reminiscing stove top. Next to Mad Bitter is close. If you're angry, I'm glad that a ninja is ghost. If you... What's up, man? Romantic Mike Swift? What? Son. Romantic Mike Swift is private. That's why y'all don't see me. You know what I mean? Before I'm with my current lady of 13 years... Before that, you know, I went out with a couple of dime pieces. So I'm not even gonna mention celebrities I dated, but you know, they give you a little hint here and there. Yo, Mike, open a bar for minting NFT mall. Not yet, but you could just join the Discord and be one of the ones ahead, because mostly people that's in my Discord right now, they're already buyers. And there's only a drop of 24. On our first drop of our NFT is only 24 collection. So count how many people is in the Discord right now, and half of those is already ready to cop. So I know it's going to be successful. We're doing the launch in America middle March. That's my next event here. It's a Meta Hoops launch, and that'll be the day of the we announce the minting. And show the collections, but right now you can already go to www.metahoops.io and you can see, scroll up, you can see some of the hints that's coming out, which is a digital art of courts that we painted before, that comes with exclusive shit, you know what I'm saying? But if it's too, sometimes this is too, you know, too high for others to comprehend, but for people who's interested and NFTs, that's our shit right there. Sino ang bagong owner ng Sunugan ngayon, Sir Mike? Si Jayhan at si Looney. Hindi sila bagong owners. Sila pa rin ang owner, original owners. Dalawa na lang, hindi na tatlo. Dati ako owner. Ngayon, sila lang owner. Ako, ano lang, parang nag-retiro na ba si David Stern, di ba? Kumbaga kayo naman.
Kayo daw ano mag-asikaso niyan, nakipag-usap sa maraming rappers, lumakad ng mga events. Kayo naman. Ako, dito muna ako. Dito ko naman dadalhin ang aking enerhiya sa Amerika. Tsaka na, yung kalendaryo talaga malaking, ano eh, malaking ambag sa aking pagde-decide galingan pa dito sa Amerika. Sinong nagme-maintain sa farm mo? Meron ang my family. Si Ato na doon. Siya yung pinaka na doon. Si ang Nippon Gang. Dahil tuloy-tuloy pa naman yung proyektong ginagawa ko ngayon habang narito ako kahit hindi kayo nakatingin, hindi nakatingin na lahat. Makikita nyo na lang. Parehas nyo po bang idol ni Luni si Lupe? Yeah, yeah. Hell yeah. I saw him perform here sa Warfield sa San Francisco. Ewan ko kung may video pa ako nito, silipin ko. Tingnan ko nga. Meron pa dito eh. Show ni Lupe. Show ni Lupe. Wala na. Binura kita. Binura ko yung show ni Lupe. What? Nasaan yung show ni Lupe? Binura ko na. Sayang. Tay. Ah, ito. Yun, show ni Lupe yun. Nag-i-smoke din. Kami. Eh, ewan ko siya, pero kami bago mag-show. Angas ng pagkakasulat mo doon, Sir Mike, 6 years ago yata narinig ko na yun. Alin yun? Another G-Unit business plan behind? No! You know what? Not even, man. I wanna go to watch my interview with DJ Cash of Atlanta. Promise. Makikita niyo yung mas malalim pang storya na padugtong nito. Na makikita niyo na, ba, posible nga, putang ina. Kasi ang next ko, parang pag may audition yung mga galaban yung pelikula ni 50 Cent, nakatimbre lang ako sa Amerika. Lilipad ako, pupunta ako doon, pipila ako, mag-audition ako. Ko-cover ko ang sarili ko. Yun yung mga trip ko, yung mga ganun. Mag-audition ako. Wala naman akong audition, madalang na audition sa hip-hop na hindi ko nakuha sa Pilipinas. Dito rin, kagaya ng pelikula ni Biggie, di ba? Nasa pelikula ako ni Biggie. Oh, dagdagan pa ang istorya. I do a lot of shit, man. Whatever, man. Let's go for it. Let's go. Si Tamzy, timing lang yan. Anytime. Anytime yan, anytime. Maganda nga kung pag kay Tamzy, sa Praise the Loud, pupuntahan ko. Parang ganito yung setup. Pag si Tamzy ang aking bisita, ganito yung magiging setup. Ganito. Wow, papakita ko yung setup. Yan, ganyan yung setup. May mga guest ba dito? Wala. Walang pumasok. Wala ako pinapasok. Hindi, i-share ko ngayon. Okay, I'll take. Share ko ngayon. I'll answer. No, I never had an interaction with Jay-Z. This still like my hardest Mission Impossible. Yan ang pinaka, yan ngayon, hinahabol ko pa yan. Get Jay-Z for me before Christmas, yan. Pelikula namin ni Jay-Han na ginagawa ko talaga. Kailangan ko lang ng look-alike ni Jay-Han na either kailangan ni Jay-Han mag-lose ng 50 pounds
O kailangan kong humanap ng isang payat na Jay para maumpisahan ko yung pelikulang yon, okay? Tulungan niyo akong kamukha ni Jayhan. Bigyan niyo akong litrato. Send niyo sa akin. Ako, kalendaryo nga yun, Teb. Taga saan ang mga... Isulat niyo sa mga comments niyo kung taga saan kayo ngayon. Saan ba kayo nakikinig ngayon? Sino yung... Pagkaramihan nasa Pilipinas, ano, pag yung mga taga-ibang bansa na kaya makipagsabayan, tutuloy ko pa to. Magro-roll pa ako ng joint, ibig ko sabihin. Hindi ko pa kayo nasha-shotgun eh, no? Ah, gusto ko yan, mag-react sa isang song. Pero gusto ko, ayoko song ng ano, baka maano eh. Ayokong pakinggan, pwede mag-react. Pwede, pwede, pwede. Ayoko may mga magagalit. Ano ako, brutal ako, mang lait. Ayoko. Lihit mong Batanggenyo, sadya. Los Angeles, yan. I can see you could be like that. Like, I want to be rude to other songs. I mean, you know, I could be rude. That's why, not yet. Maybe I can't do that to people. Los Angeles, Pampanga. Oh, shit. Central Luzon, Astig. Aaron Paul, Jomedes, Ginto. Ronald S. Bacolod to London. Bacolod to London, Lodlod to Romblon, Napagod, Natisod, Mga Uod, Bombon, Tingdong, Direndong. I like rhyming sometimes. Sometimes you just say shit that don't make sense. Who gives a fuck? Takot mag-freestyle ng mga tao kasi takot silang may masabi silang pangit by accident, di ba? Kakahiya. Roll another one, my G. Thanks for reminding me. Should I roll it in this? Probably. Grab the water. Grab. Warm. Ito na lang ulit. Sarap eh. Baka ito, sobrang lakas nito eh. Candy flip, 33.3%. Gelato Kush Mints, 24.4%. Baka ito na lang, Gelato Kush Mints. Woo! Sige. I was applying dito. Whoa! We're going. We're out after this one for sure. Sige, Gelato Kush Mints. It is. Let's get it. Ay, purple, purple. Ucha. Probably. No swishes. I got this grab a leaf, but I'm gonna need a scissor for so instead of that. Dito na lang tayo sa zigzag. Pero, break up ko muna to. Nagbabacuum. Don't knock down the tray. Kachi, grabe to. Kumikislap-kislap po. Wait, kumikislap. May mga purple. Wait, kita niyo ba yan? Wait.
Huwag mo inanak daw ng train na to. Aso. Huwag. Catchy go, bro. Ibang tao hindi alam kung gaano ka-exciting mag-freestyle. Sometimes makabuo ka na lang ng bars and rhymes na unexpected. Kaya sa kalye, mas respected, best expected, did what Clef did nung ginawa niya album na kasama niya sa Fuji. Who's he? Kumikinang na jewelry. Do me, you do you, it's true who? Ayaw ko magsuot tubo, it's dudu, it's kaka, it's kaki. Dahil ako'y kaki and arrogant. This is me. Did I leave the light on? Nah, I didn't. Come on, man. I'll kick that freestyle shit. Purple talaga. Turtle ka na ba? Turtle ka na ba? Purple ka na ba? LA to gig! Gusto po kayo. Huwag po kayo mag-aaway-aaway dahil sa politika ninyo din yan sa Taguig. Alam nating mapera ang Taguig. Masarap ang huwin sa Taguig. I already done spoke about the 50 Cent story. You have to watch the beginning. Naikwento ko na yung buong storya. Sabi ko, kung meron silang hindi naintindihan sa storyang yun, tanong lang. I'm in California, yes. Five greatest rapper of all time sa Pinas. Francis M., Andrew E., Looney, Ron Henley, and sheesh. Damn, I was gonna say, I say Glock 9. I was thinking if it should not Abra, he's not active, but he's the best actor. Nah, maybe. Nah, let me take it back. Maybe not. Nah, yeah. Okay. That's it. That's mine. Who asked that? Top five. Greatest rapper of all time in the Philippines. Francis M., Andrew E., Looney, Ron Henley. Toss-up. It would have been a toss-up between Abra and Glock 9, but Glock 9 has been more busier than Abra these days. So I say Glock 9. Or not even Abra. Maybe my toss-up for fifth place. No, Glock 9 got the fifth place. Oh, I don't know if I can hang would be real with smoking, but I don't think I'll smoke like that, but I try. I'd love to meet him, period. Ito magiging sobrang malakas na ito, promise. Sabog na ako dun sa pipe load. Taas ng grade.
What's up, Akachi? Move, move. Move, move. Go over there. Go over there. Somebody's gonna open the door for you, okay? You dirty the floor. Galing. Patience lang pala ang kailangan sa pag-roll. Dati wala akong patience. Sa pagtatanim. Patience. Galing. Okay, wait. Mac Miller, one of the best. Oh, so many stories. Anything to say for Francis M, sir? Like a story between you and him? Yeah, I once asked him to smoke weed with me the first time I met him. Oh, no, the second time I met him and went to the hotel. I said, Francis, I got some weed. You want to smoke? He said, I don't smoke no more. Show me his coin. I went outside, smoked, and went inside and spoke to him. Gave him a gift. I gave him a pair of sneakers. I gave him a... What did I give him? And sneakers and a couple of things as a gift for a king, you know what I'm saying? And he wore those sneakers. There's a picture somewhere. He wore those sneakers. He wore it when he performed. He performed with Ellie Bandia in New Jersey. What coin? It was a rehab coin. He already had a rehab coin. Like he was done with drugs and alcohol. Hey, hell yeah. We smoke out one day, G. You know what I mean? Ronald? Yo, what up, Tony Mike? What up? Hey, from Japan, though. What's up with Japan? Yeah, it's kind of cold, man. I know, right? Yeah. But it's like, have you heard about OG KB's? Yeah, man. It's kind of sad, right? Yeah. Crazy, R. man. R. Damn. Yeah. Crazy, by the way, sir, man, ako yung nagko-comment about Six Threat, man. Like. Oh, yeah. Eminem. Yeah, the past days. But you know what? I can't be mad at you because ano ka pa? Ilang taon ka na ba? Ilang taon ka? Kaka 20 ko lang, Sir Mike. Kaya nga eh. So, I guess you know what? You have the same passion kasi nakikita mo yung... Taga Davao ka rin ba? Yeah. Bisaya. Pride Davaoeno. Siyempre, ako, I'm looking at it from a scope of... parang sa akin, kailangan pa mag-step up. Parang, kumbaga, si Kobe nung nag-umpisa, bago pa siya naging Kobe, ilang airball yung tinira niya. Kalaban... Diba, ilang airball yung kanyang tinira nung kasapi niya sina Shaq. Tapos, yeah. So, that's how I see, like, he could be great, but not now. He cannot, he needs more years, and he needs more, ano yung sunod? Wala pa, isa pa lang ang nailabas niya, wala pang mixtape. Sina Eminem, ilan pa ang nailabas na failure? Bago pa sila naging ganung kalaki. So he has the potential, definitely. So I think if he stays on his lane, he'll be right there. Kasi at least nanggaling siya nung 16 years old pa lang siya, nagbabattle na siya sa Sunugan Calye, sa liga ko. Yeah, I saw that video though. You know what I'm saying? Minsan nga, nagtatampo ako sa kanya kasi parang hindi siya proud eh. Pero ano naman Sir Mike, parang, alam mo, isa akong big fan talaga ni Eminem mula pagkabata pa eh. Tsaka, yung nandito na ako sa Japan, no, nakita ko si Sixth Street for the first time. Siguro na rinig ko yung ano nila ni Flo G. Parang iba sa akin eh, parang
tangina, parang Pinoy Eminem yung dating eh. Kaya naano talaga ako sa kanya, parang naging fan talaga ako ni Sixth Street. Yeah, that's cool. That's, I love it, man. I can't wait to bring him. I can't wait to see kung ano yung sunod niyang labas din, di ba? Kasi Guinness ko rin siya dito, di ba? Yeah. Bringin din, oh, nanood din ako. Sino pa, sino pa, sino pang pinapakinggan mo na bago na natutuklasan mo? Sila ano na ngayon, sila Omar Baliw, pinapakinggan ko. Oh, yung mga bagong sila, music ni, bagong music na Omar Baliw, siguro sila, ano, sino ba, mahilig talaga ako sa, ano, Sir Mike, lyricist rapper. Sa iyo ba, sino mga pinaka-lyricist sa Pilipinas? Pilipinas, ano ba, in terms of music, battles, ano ba, Sir Mike? Well, what do you consider lyricist? Ikaw, ano bang consider mong lyricist? Yun yung ano nila sa sulat, parang yung alam mo yun, yung art talaga sa sulat, parang ganoon. O sino ang pinaka-lyricist sa iyo, sa iyong sa atin besides Sixth Threat? Sino yung mga sunod? Siguro si Mot. Si Mot. Sak Maestro. Sak Maestro. Siyempre, Looney, the best yan. Looney. Sila, pero lahat, lahat ng binanggit mo, battle rappers. Battle rappers. Ah, yung hindi ba battle rappers? Kung hindi sa battle rap naman, siguro sila, ano, sino ba? Mahirap kasi, Sir Mike, marami kasi. Siguro sila, ano, siguro sila, Al James. Hmm. Al James, sino pa? Si Lexus. Kung kilala mo si Lexus. Oh naman. Oh, fuck. Lexus, yeah. Lexus. Siguro yun lang yung ano ko eh. Mga nagagalingan ako na, pinapakinggan ko na rapper sa ngayon. Para sila. Sa ano naman sa foreign? Foreign. Top 5 ko, ano eh. Siguro number 1 na yan, given na yan si Eminem. Number 1. Eminem. Siguro Logic. Logic? Okay. Parang si Eminem ang tsura na yan. NF. Tsaka si Hopsin. Hopsin is nice. I like it. Yeah. NF, Hopsin. Actually, naging fan din ako ni ano eh, ni... Kasi iba na yung genre niya ngayon, Sir Mike. Pop rock na siya ngayon. Si MGK, naging fan din ako ng MGK dati. Yeah. Palaban ni Eminem. Yeah, yung Rap Devil. Tapos binawian siya ni M ng ano, Kili Shot. Ano, binawon siya ni M dun. Tawa ka lang, tawa sa news, Sir Mike. Paglabas ng ano, Kili Shot. Kili Shot ba yun yung track ni Eminem? Yung paglabas si ng track. Si Al James ba lyricist din sa'yo? He can be. Sabi sir. Yeah. Kaya niya, sir. Kaya niya yun. Kaya naman niya yun. Iba kasi yung ano niyang music niya eh. Parang sa ngayon, alam mo yun, yung nilalabas niya ng music. Parang ano eh. Marunong siya gumawa ng music, pero kaya niya rin maging lyricist. Yeah. Hindi ko pa nakita, Sir Mike eh. Yung talagang... Panoodin mo sa ano? Panoodin mo sa It Was Written. It Was Written. Nandun ba yan? Sa YouTube? La Concordia. It Was Written. Written. Di ako makapaniwala ngayon, Sir Mike. Nakausap na kita. Ay, parang ano lang. Madali lang. Akin ka lang lagi dito. Madali lang tayo. Ano? Kahit nga si ano eh. Si Kendrick Lamar ba? Ano mo? Fan ka? Ay! Tama pala. Nakalimutan si Kendrick Lamar. Ito, si Kendrick Lamar. Yan, okay dar. K.PH no, Mike. Kumusta ba, Sir Mike? Bababa muna kita, Kito. Oh, sige. Ingat ka diyan. Ingat. Kito, ito naman, kung ikaw si Eminem, ito si malamang Kendrick Lamar to kasi K.Dot nga eh. Naman. Lyricist ba or Mike lyricist? Kumusta pa? K.Dot naman. Kendrick naman. Kendrick naman, Sir Mike. Kendrick Lamar Odom. Ano ba topic ngayon, Sir Mike?
Ano tanong mo kanina kay Eminem? Ang topic ngayon si 50 Cent, yung akin pa, paano ko siya nakilala, paano ko siya nabigo ng business plan? Hindi pa wala naabuhan. Hello. How can I be in your life? You have to go to my Facebook and click on my StreamYard link on my Facebook. Isang karangalan, Akito Mori. Salamat. Arigato. Okay, Dat. Wala ka tanong. Ganun pa rin. Kung kailan ko uwi ng Pinas, Sir Mark. Pag nagkatugma na ang panahon. Pag nagkalinya ang tadhana. Pag umitim na ang mga polar bear. May itim ba? Itim ba ang mga polar bear? Polar bear ba puti lang? Hindi. Kahit itim, polar bear din. Hindi ko alam eh. Hindi, pakas lang ang pakas. Can you share that link via IG? Best freestyle rapper para sa akin, Harry Mack. Sa akin, Sir Mike. Nah, not me. I've seen better freestylers than Harry Mack in real life. Ala, nah, he got stones. Okay, guys. I'm done. I'm good. I'm not even going to finish this. It's time for me to get ready for my day. Thank you for hanging out with live. Now, get to know the story. Kung paano ko na-meet si Mike. Si Sir Mike. Sir Mike. Oh. Shoutout mo muna si Justin Rain Cross. Sino? Justin Rain Cross. Kaka-shoutout mo lang eh. Justin Rain. Justin Rain Cross? Cross. As in cross. Simba. Justin Rain Cross? Cross. Cross. Ama na. Ama. Cross. Ha? Justin Rain Cross. C-R-U-Z. Justin Ray Cruz? Yes, Sir Mike. Kapatid ko yun. Justin Ray Cruz, kapatid ko yun. Shoutout, shoutout mo, Sir Mike. Isang hiling lang. Ingat. Sabog ako doon sa huling joint. Ito, ito, si Vico Soto. Let's go! Hey, Vico. Sir Mike. What's up, Vico? Vico, Vico, sir. Hey, Vico. Yeah. Sir, may tanong ako sa Sir Mike. Tanong lang. Hey. Anong masasabi niya sa underground ngayon dito sa, ano, sa Pilipinas? Sa akin, miss, ano pa siya, talaga lumal, yung kagaya nung sinabi ko noon, dumadabi na ang rappers triple bawat taon. Wala akong pake, basta may tubig na karoon. Parang, basta, hindi, dumadami talaga siya taon-taon yung rappers kasi kaya nang gumawa ng tao ng rap sa sarili nilang bahay. Lalo na nung pandemya, dumami lalo yung rappers, lalo na ngayon. So, kung hindi na mapipigilan yung underground, dadami yung movements, dadami yung ano. May tinayong nga movement ngayon dito, Sir Mike, sa net. Tagig, sa Tagig pala, Sir Mike. Siya si Tagig. So, oo, sa Tagig pa lang, ang dami nang nagiging nagsusulputang rappers, Galawan. Sir, may ano pa, tanong pa ako. Para sa'yo, ano yung future ng ano, mumble dito sa Pinas? Kasi di ba, hindi na-accept masyado ng ano.
sa akin, youth ngayon. May mundo din naman ng kumbaga ang pagkatapos ng mumble rap, ano naman, humble rap. Tama, matiting, tama. Babalik sa uso yung humble rap, yung papaka-humble. Tapos, ano naman, tumble rap. Yung mga athletic na nagra-rap, yung talagang nagtatumbling, nag-stage dive. Ano yun? Tapos yung mapalaaway, rumble rap. Rumble. Kaya marami. Mamamatay na ito. Papaalam na pala ako, mamamatay na aking telepono. Praise the Lord. Bye to all. Akit ka sa susunod ulit. Salamat sa mga nagpapak sa aking mga